Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, lamang ang Osaka sa Team Kanagawa at sobrang higpit ng ginagawang depensa ng Osaka upang hindi makalamang ang Team Kanagawa sa kanila. Ngunit, hindi din naman papatayin ang Kanagawa, lalong-lalo na si Sakuragi na nakagawa ng isang napakagandang aliyup dunk. At dito na nagtatapos sa Chapter 16 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo. Na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan, nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisa na natin ang Chapter 17 ng Winter Tournament. Nakagawa nga si Sakuragi ng isang napakagandang aliyup dunk na nanggaling kay Sendo na naging dahilan para tumabla na ang puntos nila sa Osaka. Grabe! Nagawa niya yung aliyup dunk ng perfecto! Kakaiba ka talaga, Hanamichi! Lagi ka nalang nagugulat sa bawat larong ipinapakita mo at ang laki na talaga ng in-improve mo. Hindi ako makapaniwala na magiging ganyan kakagaling. Yan ang sabi ni Sendo sa kanyang sarili. Habang si Fukuda naman ay napatayo na sa kanyang kinauupuan. Ano? Hindi ako makapaniwala na magagawang makaaliyup ang isang gunggung na yan mula kay Sendo. Imposible talaga! Dahil simula nang nakasama ko si Sendo sa team, hindi pa namin nagawa ang ganyang kaperfectong aliyup. Samantalang itong gunggung na to ay parang wala lang sa kanya ang aliyup na ginawa niya. Yan ang sabi ni Fukuda sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Osaka ang bola at dinadala na ito ni Toshiya papunta sa kanilang basket. Mga kasama, huwag kayong magpasindak sa ginawa ng lalaking yan. At oo, maganda ang ginawa niyang play. Subalit, 2 puntos lang naman yon. Kaya naman, bumalik na kayo sa inyong mga pwesto. Dahil ngayon, tayo naman ang pupuntos. Yan ang sigaw ni Toshiya. Nang bigla itong umatake sa depensa ng Kanagawa. At mabilis niya lamang nalusutan ang ginawang depensa ni Jin. Subalit, bigadi naman itong napahinto. Dahil agad naman siyang binantayan ni Maki. Hindi ka na makakalusot pang muli sa aming Toshiya. Dahil nakita ko na kung paano ka gumalaw. Kaya naman, hindi mo na ulit magagawa sa amin ang ginawa mo kanina. Yan ang sabi ni Maki. Sagot ni Toshiya, ganun ba? Pero nabasa ko din ang iyong galaw, Maki. Kaya naman, asahan mo na hindi ka na din uubra sa susunod na galaw ko. Yan ang sabi ni Toshiya. Sabay tingin sa kaliwa, sabay pasa ng bola pa kanan, na naging dahilan para malito si Maki. Ano? Ang bilis! At ipinasa niya ang bola nang hindi niya tinitignan ito? Kanino kaya ito mapupunta? Yan ang sabi ni Maki sa kanyang sarili. Habang ang bolang ipinasa ni Toshiya ay nakuha na ni Minami. At nang hawak na ito ni Minami, hindi na ito nagdalawang isip pa. Kaya naman, tumalon agad siya at gumawa ng isang jump shot. At pumasok ito sa kanilang basket, na naging dahilan para makuha na naman nila ang kalamangan sa Kanagawa. Ayos! Nakapuntos na naman ang Osaka! Napakahusay mo talaga, Minami! Lalo ka na, Toshiya! Nagawa mong lituhin si Maki sa pamamagitan ng tingin mo lamang! Nakakabangha ka talaga, Toshiya! Sige, Osaka! Ipagpatuloy niyo lang yan at tambakan ang kupunan ng Kanagawa! Yan ang sigaw ng mga fans ng Osaka. Habang si Coach Takato naman ay biglang naging seryoso. Ang galing talagang gumawa ng play nitong si Toshiya. Kahit hindi niya nakikita ang kanyang mga kakampi, nararamdaman nito ang presensya kung nasaan nakapwesto ang mga kasama nito. Nakakamangha lang ang ganitong talento ng isang manlalaro. Hindi natatakot tumira sa malayo. Kahit sa pag-atake sa depensa ng kalaban at lalong-lalo na sa pagpasa ng bola. Isang talento na hindi mo basta-basta makikita sa ibang manlalaro.
Subalit, meron pong isang kahinaan at kailangan natin itong malaman kung ano ba ang kahinaan nito. Yan ang sabi ni Coach Takato. Sagot naman ni Coach Ansay, tama ka nga Coach Takato, siya ang manlalarong mapapahirap sa koponan natin dahil hindi madaling mabasa kung ano nga ba ang iniisip nito, kung kailan siya magpapasa ng bola at kung kailan siya titira ng bola. Kaya naman, kailangan na nating malaman kung ano nga ba ang kahinaan ng lalaking ito para magawan agad natin ito ng isang aksyon. Dahil kapag hindi natin nalaman kung ano ang kahinaan nito, siguradong ikatatalo natin ito. Yan ang sabi ni Coach Ansay. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola at binadala na ito ni Maki papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Toshiya. Ano na Maki? Akala ko ba hindi kami makakagawa ng punto sa depensa nyo? At akala ko ba nabasa mo na ang galaw ko? Pero parang nakagawa kami kanina ng punto sa... Asan na ang pinagmamalaki niyong talento, mga taga-Kanagawa? Yan ang sabi ni Toshiya kay Maki. Sagot ni Maki, mayabang ka din naman pala eh. Sige, ngayon kami naman. Kami naman ang subukan nyo kung magagawa nyo kaming mapigilan. Kaya naman, galingan mo sa pagdepensa dahil pupuntos ako. Yan ang sabi ni Maki. Sabay atake ng mabilis sa kanang depensa ni Toshiya. Habang si Toshiya naman ay agad na dinepensahan ang kanan nito. Nang biglang umikot pa kaliwa si Maki na naging dahilan para maiwan ito ng kaunti si Toshiya. At nang malapit na si Maki sa kanilang basket, agad naman itong tumalon na takmang gagawa ng slam dunk. Nang biglang sumabay si Toshiya kay Maki at takmang susupalpalin ito. Hindi mo magagawa yan, Maki! Dahil sinabi ko na sa'yo kanina na nabasa ko na ang mga galaw mo. Kaya naman, hindi na yan uubra pa sa'kin. Yan ang sabi ni Toshiya. Sagot ni Maki nang nakangiti, ganun ba Toshiya? Pero parang hindi mo naman nabasa ang gagawin ko ngayon. Yan ang sabi ni Maki, sabay dikit ng kanyang katawan kay Toshiya para magkaroon sila ng kaunting contact sa isa't isa. At ang bolang hawak nito ay bigla niyang inikot sa likuran ni Toshiya. Sabay tira ng layup at pumasok ito sa kanilang basket na naging dahilan para pumito ang referee. Foul counted! 1 free throw! Yan ang sigaw ng referee na ikinatuwa talaga ng mga fans ng Kanagawa. Ayos! Nakapuntos na din ang hari ng Kanagawa! At ipinakita niya sa hari ng Inter High kung sino nga ba talaga ang kanilang katapat. Hoy Toshiya! Huwag mo nang subukan pang tapatan ang galing ni Maki dahil hindi mo yan makakaya sa 1-on-1! Tandaan mo ito! Masyado ka pang bata para sa gurang na yan! Yan ang sigaw ng mga manonood. Habang si Maki naman ay parang naiirita sa mga pinagsisigaw ng mga fans nila. Mga loko to ah! Sinong gurang? Bata pa ako mga gunggong! Yan ang inis na sigaw ni Maki. Habang si Rukawa naman ay nakatitig lamang kay Maki at humahanga ito sa ipinakitang galaw niya. Napakalakas mo talaga Maki! Kakaiba ka talaga gumalaw! Ang iyong abilidad sa paggawa ng puntos ay talaga namang nakakahanga. Kaya naman, nagagawa mong gawing advantage ang pagiging malaki ng katawan at matangkad na point guard. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, biglang nilapitan ni Maki si Toshiya. Ano na Toshiya? Akala ko ba nabasa mo na din ang galaw ko? Pero parang nakapuntos ako ngayon. Ngayon lang ah, tapos may isang foul pa. Dapat siguro, manahimik ka na lang at hindi na nagyayabang pa dahil nakatsamba ka lang naman kanina. Yan ang sabi ni Maki. Habang si Toshiya naman ay hindi na kumibo at naging seryoso na lang. Sa kabilang banda naman, itinira na ni Maki ang kanyang isang free throw. Subalit, sa pagkakataon na ito, sablay ang kanyang tira. Akagi! Sakuragi! Ang rebound! Kunin niyo dali! Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Akagi at Iwata ay agad na tumalon para kuhain ang rebound. Akagi! Hindi ko ahayaan na makuha mo ang rebound dahil akin ang rebound! Yan ang sigaw ni Iwata. Anong pinasasabi mo dyan? Akin ang rebound, gunggong! Yan ang sigaw ni Akagi. Nang biglang may sumulpot na kamay sa ilalim ni Akagi at Iwata at kinuha nito ang rebound. Magsitabi kayo dyan dahil andito na ang henyong si Sakuragi, ang hari ng rebound! Yan ang sigaw ni Sakuragi, sabay kuha ng bola sa kamay ni Akagi at Iwata, na ikinamangha talaga ng buong manonood sa loob ng stage. Grabe talaga itong may pulang buhok! Kakaiba talaga siya kung maglaro! Kanina pa siya nagpapakitang gilas! Yung una, sinupalpal niya si Toshiya, tapos gumawa siya ng alley-oop. Tapos ngayon, nakuha niya naman ang rebound! Kamangha-mangha
talaga siya. Napakataas niya tumalon. Sino ba ang lalaking yan? Napapamangha niya ako sa mga ipinapakita niyang galawan. Yan ang sigaw ng mga manonood na ngayon palang nakita si Sakuragi. Habang si Sakuragi naman ay nakababa na galing sa rebound. At nang hawak na nito ang bola, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng jump shot. Sakuragi, huminahon ka lang. Matagal mo itong inensayo. Kaya naman, dapat hindi ka pumalpak. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Nabiglang sumulpot si Kishimoto sa harapan ni Sakuragi. Akin ka na, Sakuragi! Wala ka na pupuntahan pa! At siguradong huli na kita! Yan ang sigaw ni Kishimoto. Habang si Sakuragi naman ay talaga namang nagulat sa pagsulpot ni Kishimoto sa harapan niya. Ano? Andito agad ang bakulong na ito? Patay! Wala na ako mapupuntahan pa! Siguradong masusupalpal niya ako! Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Nang bigla nitong nakita si Akagi na nakapwesto sa kanyang ilalim. Kaya naman, hindi na ito nagdalawang isip pa at agad niyang ipinasa ang bola papunta kay Akagi. At nang hawak na ni Akagi ang bola, agad din naman itong tumalon at nakagawa ito ng isang gorilla dunk. Na ikinatuwa talaga ng buong tropa ng Hanagawa. Ang ganda ng pasa mo, Hanamichi! Akala namin masusupalpal ka na talaga ng bakulaw na yan! Buti na lang nakita mo si Akagi sa ilalim ng basket! Akagi, ang galing mo din! Ngayon, naipakita mo na rin ang signature moves mo, ang gorilla dunk! Yan ang sigaw ng mga tropa ng Hanagawa. Sabi naman ni Haruko, ang ganda ng pasa mo, Hanamichi! Saktong-sakto kay kuya! Sana lagi kayo magtulungan! Yan ang sigaw ni Haruko. Sigaw naman ni Sakuragi na payabang, ano pa bang inaasahan nyo sa isang henyo katulad ko? Pero masyadong basic lang naman ang ganong bagay. Kaya naman, huwag kayo masyadong magsaya dyan. Dahil hindi ko pa ipinapakita ang tunay kong laro. Yan ang sigaw ni Sakuragi sabay halakhak ng malakas. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Osaka ang bola at binadala na ito ni Toshiya papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Maki. Maki, galingan mo sa pagbabantay sa akin dahil ngayon, seryoso na ako. Kaya naman, ibigay mo na ang lahat para mapigilan lamang ako. Yan ang sabi ni Toshiya. Huwag ka na magsalita, ungas. Ipakita mo na lang sa akin ang galing mo. Yan ang sagot ni Maki. Habang si Toshiya naman ay agad na umatake sa depensa ni Maki. Atake sa kanan, sabay ikot sa kaliwa, sabay ikot sa kanan, na naging dahilan para malito si Maki sa opensang ginagawa ni Toshiya sa kanya. At ang napansin ni Toshiya na nalilito na si Maki, bigla naman itong nag-step back papunta sa 3-point lane. Ano? Akala ko sasalaksak siya sa depensa ko. Patay na. Masyado na ako malayo sa kanya. Hindi ko na siya mapipigilan. Yan ang sabi ni Maki sa kanyang sarili. Habang si Toshiya naman ay nakatitig lamang kay Maki na parang inaasar ito dahil makakapunto siya sa depensang ginawa nito. At nang nakita nito na hindi na makaporma si Maki, bigla naman itong tumalon at tumira ng isang tres. At tulad ng inaasahan natin, pasok ang tira sa kanilang basket. Nang biglang lumapit si Toshiya kay Maki. Maki, paano ba yan? Nakapuntos ako sa ginawa mong depensa. At akala ko ba tsamba lang ang puntos namin kanina? Pero parang hindi naman tsamba ang puntos ko ngayon. Yan ang sabi ni Toshiya kay Maki. Habang si Maki naman ay nakatayo lamang at hindi na kumibok kay Toshiya. Ang lalaking ito ay talaga namang napakahusay. Hindi basta-basta ang kanyang galaw at bitaw niya ng bola. Kailangan kong gumawa ng paraan para matalo siya. Yan ang sabi ni Maki sa kanyang sarili. Habang si Coach Hansay naman ay nakatitig lamang kay Maki at Toshiya. Toshiya, ibang klase ka talaga. Nakakamangha ang mga galawan mo. Na kahit si Maki ay hindi ka magawang pigilan. Kailangan kong makita ang kahinaan mo para magawa namin ito ng plano. Yan ang sabi ni Coach Hansay sa kanyang sarili. At ito na nagtatapos ang Chapter 17 ng Winter Tournament. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.